Gandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Justine Punsala mula po sa US 5. Nandito po tayo ngayon sa Paniki, Tarlac, sa eksaktong lugar kung saan po nangyari yung shooting incident po kahapon na ang involved po ay isang pulis at mag-ina. So ito po yung bahay nila. At dito po nangyari yun pong pamamaril po ng pulis kahapon. So ang kwento po nung mga residente, nung kanyang mga kamag-anak, kahapon po ay nagkakasiyahan po itong si Anton at kanyang mga pinsan, kanyang po mga pamangkin, nagiinuman po sila dito sa likod na ito, ano. Tapos po, kasabay ng kanilang pagiinuman, ng kanilang kasiyahan, ay nagpapaputok din po sila ng tinatawag na boga. Yun po yung mga PVC pipe na ginagamit po para pampaputok po, ano. So nagpapaputok po sila dyan ng boga. And nung may isa sa kanilang kamag-anak ang lumapit at sinabi na yung pulis po na dito rin nakatira, dito po yung kanyang bahay, ano, kahit po nakadestino siya sa Paranaque, ay sinabi po na nagrereklamo po itong pulis dahil maingay po yung kanilang boga. Nandoon po yung bahay ng pulis. Diyan po. Ito po. Sorry. Ayan, ito po yung bahay ng pulis. So, nagagalit po itong pulis dahil po sa ingay na nagagawa nung kanilang pagboboga. Hanggang sa yung mismong pulis po, si Police Master Sergeant Junel Nuezca, nagpunta na po siya dito at kinompronta ito pong si Anton para po kausapin tungkol po sa kanilang pagpapaputok ng boga. Hanggang yung kanila pong pag-uusap, yung kanilang diskusyon, napunta na po yung kanilang pag-uusap doon sa dati na nilang pag-aaway, which is yung right of way. So, katulad po ng pitinuro ko kanina, doon po yung bahay, doon po sa gawing doon, sa may unahan po yung bahay ng pulis. At dito po sa looban, yung compound po ng mga Rufino nila Anton, no? So, dito po, magkaroon sila ng demandahan tungkol po sa right of way. So, hanggang yun na po naungkat, pati po yung asawa po nito ni Nuezca at kanyang 13-year-old na anak ay nagpunta dito. Ang purpose po ng babae, ng asawa po ni Nuezca, ay para kunin yung boga at dalhin sa barangay dahil po irereklamo sila. At yung boga, yun po yung magsisilbing proof doon po sa kanilang reklamo ng pag-iingat. Pero nagkakaingitan po, ganyan. At hanggang sa unfortunately, yung bata po, yung 13-year-old na bata ay nakasali sa pag-aaway ng mga tao dito ni Sonia, yung nanay po ni Anton, at si mismo si Anton na hawak-hawak po nito ni Nuezca na pulis. Hanggang sa doon na po nangyari yung pamamaril. Dito po, no? So, dito po yun. So, dito po siya nangyari. Yung pamamaril, dalawang beses pong tinamaan sa ulo yung mag-ina. So, dalawang tama kay Sonia, dalawang tama rin po kay Anton. At kwento po nung mga nakasaksi, ay after po nung pamamaril, ay kaswal lang pong umalis itong si Nuezca at daladala yung kanyang anak at umuwi sa kanilang bahay. Si Nuezca po ay sumakay ng motor at umalis. Ayon po sa pulis, sa hepe po ng Paniki Tarlac, ng Paniki Municipal Police na si Police Lieutenant Colonel Noriel Rombawa, at an hour after po nung insidente ay nakatanggap po siya ng tawag mula naman po sa hepe ng Rosales Municipal Police Station at sinasabi na doon po sumuko si Nuezca at kinuha po nila at ngayon po kasalukuyan po nakakulong sa Paniki Municipal Police Station etong si Nuezca at mahaharap po sa double murder charge. Ang nakakapanganakit po ng damdamin, unfortunately po, wala pong mga lalaking adults dito kahapon. Ang mga nandito po ay yung puro mga bata, puro mga minors po. Puro mga minors po yung nandito kahapon, ano. Ang isa lang matanda na nandito na lalaki
ay si Anton, yung kanya pong pinsan, na tumakbo naman po papuntang barangay para po sana humingi ng tulong. Pero bukod po sa kanila, wala na po ibang mga lalaking at adults, yung mga babae naman po nilang kamag-anak ay wala na rin pong nagawa dahil sa takot at police po nga kasi itong si Nuelska at may dala-dala po siyang baril, nakasukbit po sa kanyang shorts at kitang-kita po na meron siyang dalang baril kaya po natakot din sila na awatin o harangin itong si Nuelska. Nakausap po natin yung mismong nagbe-video kahapon nung viral po ngayon na video tungkol doon sa insidente at sabi niya kahit siya natakot siya dahil akala niya isusunod siya ni Nuelska dahil nga meron siyang hawak na video. So sa ngayon po yung mga katawan po ni Sonia at ni Anton ay nasa punerarya dahil po isa sa ilalim po sila ngayon sa ngayong araw sa autopsy po. So kung meron po kayong katanungan, magbabasa po tayo at sasagutin po natin yung inyong po mga katanungan. Yung police po ay nakakulong po ngayon sa Paniki Municipal Police Station. Tapos po, yung kaanak naman po ng biktima ay nandito pa rin po sa kanilang bahay. Ulitin ko po yung police po, si Nuelska po, si Police Master Sergeant, Senior Master Sergeant Junel Nuelska ay kasalukuyan na pong nakakulong sa Paniki Municipal Police Station. Siya po ay nahaharap sa kasong double murder at ngayong araw po siya i-inquest o dadalhin sa korte. Yung autopsy po ay standard operating procedure po yun sa mga ganito pong insidente ng krimen. Part po yun ng processing para po sa isasampa din kaso doon sa kay Nuelska para po malaban kung saan specifically tumama sa kanilang ulo yung bala po. Part po yun ng kanilang SOP ng mga investigador. Tama po kayo no sa trauma po na tinamo po nung mga kamag-anak lalo na po nung mga bata kasi karamihan po sa nakakita nung nangyari kahapon puro mga bata. Tama po kayo na matindi po yung trauma kanilang na naramdaman, nararanasan sa ngayon. Sa katotohanan, nandun po sila ngayon sa loob ng kanilang bahay at kanina pa po sila umiiyak, nagdadalamhati at kwento po nila hindi po sila baka tulog dahil bumabalik-balik po sa kanila yung nangyari po sa kanilang kaanak kahapon. So, kung wala na pong katanungan, dito na po natin i-end yung atin pong update tungkol po dito sa nangyari pong insidente ng pamamaril ng isang pulis sa mag-ina kahapon dito sa Paniki, Tarlac. Yan po muna ang latest. Ako po si Justine Ponsalang, nag-uulat.
sa nagtatanong po kung nasaan po yung anak nung police, sila sa huli kong pong impormasyon ano, galing po sa hepe po ng Paniki Police Station. Ayan, doon pa rin po sa loob ng kanilang bahay. Doon muna sila ng kanyang ina. Meron din po nagtatanong kung saan po police itong si Nuez Kasha po ay isang police sa Parañaque City. Ah, sa mga nagtatanong po, nasa kulungan po talaga itong si Nuez Kasha. Bago po tayo magpunta dito sa bahay nung mga biktima ay dumaan po muna tayo sa police station at personal po nating nakita na nandun po nakakulong si Nuez Kasha. At unfortunately, tumanggi po siyang magkomento o magbigay ng pahayag tungkol po sa nangyari at sabi niya po lahat na lamang po ay isisiwalat niya o yung kanyang statement po, yung kanyang panig ay sasabihin niya na lamang po sa korte. So, yan na po muna ang latest mula po dito sa Paniki Tarlac. Ako po si Justine Ponsalang, nag-uulat para sa News 5.